umari ka mo o katauhan, og simbahon nato ang Ginoo, uban ang pag-awit o paglipay o pasalamat. Mag-awit kita nga malipayon, alang sa atong manalaban o manluluwas. Kay ang Ginoo mao ang atong Dios. Siya maayo mahigugmaon o matinumanon sa kanunay. Busa umari ka mo o katauhan, og simbahon ta ang Ginoo. Manindog ta simbahon, ay awito nato ang simbahon. Heavenly Father, we gather here to serve and thank you for all that you have done in our lives. We thank you for counting us worthy to serve you and know you as the only true God. Accept our thanks and praises. O righteous Father, as we continue this service, fill us with your unlimited joy and refresh our spirits. Let anyone see your glory and power through us. Amen. Ang tawag sa pag-inulsol na kanayon, kung isulti nato sa Diyos ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylon sa atong mga sala ug sa paghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Muduol kita karon sa atong Diyos ug atong isugit kaniya ang atong mga sala sa hilo. Kung sa kinasingkasing atong ipaningkamutan nga maduduman ang atong mga sala nga nahimo sa miagi mga adlaw o bisan ining adlawas sa sayong buntag. Kung sa kinasingkasing ang maong mga sala atong gisugit o kung sa kinasingkasing atong gihinulsulan ang maong mga sala
ang uno huwang uno nubi, takdo gayod nga mutubag sa kasiguruan sa pasaylo. Yan ang kanayon, apan kon isugid nato sa Diyos ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad, ug buhaton ang matarong, ug mupasaylo gayod sa tanantang mga sala, ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Amen. Dalay ko ng Diyos. Ikaw sayod sa istorya sa kinabuhi. Matag-usa nga nagasimba karon, ikaw na kaila. Huwag walay natago, dihag ka nimo. Ang tanang dayag, dihag ka nimo. Dayod ka sa among mga kaligon, labi na gyud ang among mga kaligon. Labi na gyud diha sa bahin sa espirituhanon namong kinabuhi. Kabahin sa among mga tagsa-tagsa ka mga buot ipadangat diha kanimo. Sayod kami nga ikaw na sayod na nining tanan. Kay gani bisan aya kami ni duol nining ang church and prayer, ikaw na sayod naman kung unsa gayod ang among isusulti. Kaya ikaw nakasimba naman sa mga kasing-kasing sa matag-usa ka naman. Apan na doon na kami isa ka bugat nga concern, huwag ikaw na sayo doon sa mini, kining kabahin sa among kahintang sa church. Sayod ka, ikan pa sa tuig 2022, iabot na kini karon sa 2023. Dili yung takanin mo, dangat pa 2024. Mauntang na punta kininga conflict. Magkahiusa kami. Mana mabalik ang panagdait. Kahiusahan niya sa pag-alagad kanimo sa nagkalain-laing buluhaton nininga ni church. Father God, mau ka na among mga pagampo. Kay nasayad kami. Nga ikaw wala mahimot nininga kahintang namo karon. Kung kami wala usap, muangay ni ini. Mao nga, sayod kami nga diyan sa among prayer begin. Sa bigas grupo o niini nga grupo. Imong nadungog ang mga pagampo diyan sa nakalain-lain nga pagpadayag ni ini. Father God, di na namo isay-say pa kanimo kung unsa sa detalya. Kung ngano nga nidangat kami niini nga kahintang, kay ikaw lagi mas labaw man na sayod sa kinauyukan niining tanan. Father God,
Salamat kayo. Kaya ang among pagampo, moragyod nga, musulti ka ang tadyan sa matagos sa kanamo. Kaya ang matagos sa kanamo, aduna may kabahinan. Nini nga kahintang karong sa among simbahan. Ako may ngon, kay lakip na nako nini, tungo din nga conflict, kaming tanan nakasala, bisa na lamang dyan sa among mga pangunahuna, among mga pagbati, ugani, labi na ko ang among isulti, makita kayo diyan sa buhat. Father God, pasailo kami nining tanan. Buot na mong mabati ang imong small, still voice na makigsulti diya sa matagos sa kanamo. Na ikaw masulti ka na mo sa ukong unsa ang gusto ni mong ipabuhat diya sa matagos sa kanamo aron mabuhat ang makini. Diya tatawag na yagayod na uyon o gaong sa imong kabubuto. Sayod ka, Father God. Imo makita kini diya sa matagkasing-kasing sa mga nagasimba karon. Nga doon ay dako kayong concern sa imong iglesia. Kay dako kayo kinigipikto labi na sa mga espirituhanon nga kinabuhi. Ibot na mo, Father God, na bisan diyan sa mong pagsimba. Ikaw ang mong gimasimba in spirit and in truth. Dili kaya adunay magasamok-samok diyan sa mong mga hunaw na o mga pagbati. Tungod ining kahimtang sa iyong simbahan. May nuragid kami, Father God. Salamat. Kaya ikaw ang Diyos na magbubuot sa tanan. Ang tanan may tabo ngayon, suma sa iyong mga kabubuto. Dili sa tao. Panalangin niya ang tanan, Father God, sugod sa among mga pastors. Daon ang ato sa pinaka ubos. Mahimong nato nasa ubos niya pangatong tanan. Isip sakop sa imong lawasan. Father God, imo lamang dugog himaya. Salamat kayo. Malaumon kami, masaligon kami. Nga sama sa pandemic, magsoban pa nga mong nasinati na nga dilimayo. Kini mo, dangat niya sa pag-undang. Magbabalik kami diyan sa imong gugma. Kami usap, magkahigumay, magkahiyusa. Padayon sa pag-alagad kanimo. Imo lamang dungog himaya. Pagdayag mo, pasalamat. In Jesus' name. Amen. Scriptures reading is from Luke chapter 10 verse 25 to 37, and it says, "The most important commandment." One day
an expert in religious law, stood up to test Jesus by asking him this question, "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" Jesus replied, "What does the law of Moses say? How do you read it?" The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself." Right? Jesus told him, "Do this, and you will live." The parable of the Good Samaritan. Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling on a trip from Jerusalem to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him. A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he left compassion from him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I will pay you the next time in here." May the Lord bless us, the reading of the Word of God. Please be seated. You are close like no other.
Thank you, Usi family, for the wonderful song, The Goodness of God. Good morning, everybody. Pwede po bang tingnan niyo yung katabi ninyo, yung nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod, at nasa harapan niyo? Sabihin niyo, kamusta naman, mga kapatid? Okay. Thank you. Let us pray. Mahal na Panginoong Diyos, narito po kami at liwanagan mo po ang aming mga puso at kaisipan na maunawaan at maisabuhay namin ang iyong mga kautusan at salita. Mahal na Espiritu Santo, samahan mo po kami para maisagawa namin ang pagmamahal, pagmamalasakit at kaawaan ng aming kapwa-tao. Ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. A beautiful story of the scripture tell about the Good Samaritan, a very popular parable and considered one of my favorite parables. It takes about mercy, compassion, caring for each other. To understand and appreciate the full scope of the parable,
we have to go back to the context of our story. Who are the Samaritans? Sino ang Samaritino? Samaritans are the offspring, mga kaliwat, or descendants of the Israelites who were brought to the Babylonians' exile in the history of Israel noong nagdaang kaguluhan sa kanilang buhay at nagdaan sila sa matinding pagsubok. Or when there were times when Israel are conquered by the Babylonians. The Babylonians was to be considered as pagan. And so in the history of Israel, there was one time kung mapili ka sa isa kanasot or war before or the winning country, you will bring with them slaves. Dali nila yung mga tao na napiling, mga alipin. Many of them are mga women, mga kababaihan. Ang nangyari nung panahon, mula madami mga Israelita ang dinala sa Babylonian at ginawa silang alipin. Sa Babylonian captivity, ang mga babae ang maraming pinaangkon sa mga Babylonian. So ang kanilang mga anak, half Israel and half Babylonian. Meaning, mga mestizo in our culture today, kung mestizo ka, murag social, no? Kung makapag-asawa ka ng Amerikano, siyempre, magkaanak ka ng isang maputi at saka matangos ang ilong. Kung inchik naman ang napangasawa mo or Chinese, siyempre, magiging anak mo, inchik din ang mata at saka maputi din. It's opposite by the mindset of us, Israel, yung mga nasagulan ng dugo. Mababa ang pagtingin nila sa mga pure na Israelita. So in the history, dumami ang mga anak sa Babylonian or mga Israelites until the time of Babylonians, empire down captives, who along their sons and daughter, who is a mestizo Babylonian, Israel, they long to go back to Jerusalem so they can worship into the temple. And it happened, pagbalik nila, they tried to go back to Jerusalem, but they don't accept it. Because why? In the temple, they are contaminated and being rejected. It requires integrity of law. You cannot worship in the temple. You have to be pure. But settled and asking them, saan kami titira? But in the neighboring district town called Samaria, yung kanilang baling titirahan, or they live in Samaria and they called Samaritans, but they were being discriminated upon gilukdown nila. If we go back to our scripture, then we will realize, sino ang atong neighbor that the Samaritans, the last we think that Jesus, until used as a reference, is a Samaritan, makita natin dito, sino ang ating neighbor. Samaritan for them is a low class or mababa ang tingin nila sa kanila. For the Israelites at that time, the Samaritan were compared low class citizen. Mababa ang pagtingin sa kanila. And the last mind, sino ang neighbor ang natatandaan natin, ang Samaritan? The story about a guy who was beaten to death by thieves, binigbog, nakahandusay, nagdurugo at pinabayaan ito ng magnanakaw. Ang unang nakakita at dumaan ay ang isang pare na Israelita as a culture na siya dapat ang qualified neighbor. But tiningnan lang niya ito, and he passed the other side of the road. The same thing happened. Ang ikalawa, ang Levite, is also equivalent to a priest, and yet nilampasan niya din ang tao. And the third person who passed the opposite of the road was a Samaritan, a low class or being discriminated. At kung matatandaan niyo, ang tao na binugbog at nagkahandusay sa kalsada ay isang Jewish. Ang tunay na neighbor ay ang nagpapakita ng pag-ibig at kabutihan sa iba
Gaya ng inuutos sa kasulatan, makikita natin ito sa Mateo chapter 5 verse 44. Narinig niyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sinabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ngunit sa Lucas chapter 10 verse 25-27, and the lawyer who is asking Jesus, Guru, ano ang dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ba nga ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo doon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon, iyong Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo na yan at magkamit ng buhay na walang hanggan. The only criteria is mercy and compassion. Kahit sino ka man na may katatayuan sa buhay, isa ka matugumpay na abogado, matugumpay ka na doktor, matugumpay ka na engineer, maestra, pero kailangan marunong ka din magkaroon ng malasakit at pagmamahal at umunawa sa kapwa-tao. Sino nga ba ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa? Ito ang katarungan sinagot ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng parabolang ito. At maliwanag ang kasagutan, ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay gumagawa ng kabutihan sa sarili niyang kapwa. Gumagawa ng kabutihan, ngunit hindi umaasa ng anumang kapalit. Ipanakita din sa parabolang ito na hindi maihihuntulad ang pagiging makadiyos, ang relihiyon at anyo. Nasa gawa ang tunay na pananampalataya at ang pinakamabisang paraan upang maipahawatig, ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. The point of the story being that sometimes those who considered our neighbor are the person more or less similar to us, with one with the right accent, the one with the right education, the one with the circle of friends, and the one with a person who have a good character. But Jesus wants to change our mindset. The people who are called our neighbor are the people showing mercy and compassion sa taong nagkaroon ng malasakit, marunong maawa at magmahal sa kanyang kapwa. The challenge is you must love your neighbor as yourself and your neighbor in any person who is in need or distress. Gawin natin ito ngayon. Let us pray. Lord Jesus, thank you for telling us the story of the Good Samaritan. Help us to be a good Samaritan in our families, our community, and with all our friends and neighbor. Thank you, Lord Jesus, for showing us the way and make us an instrument of your love and mercy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang Diyos, naghatag ka nato sa tanan natong gikinahanglan o gitunluan usab kita sa paghatag ingon nga ekspresyon sa atong pag-ila na kita nagasimba kaniya. Ato karong itugyan ang atong mga halad uban ang pagpasalamat o pagdayeg sa Diyos. Thank you.
Dios. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa tanan namong kinahanglan sa matag adlaw. Ug pinaagi ni Ginoo, dawata kini mo mga halad kanimo, pinaagi sa salapi sa among mga kinabuhi, ingon nga buhing halad. Gamita kami Ginoo, gamita kini alang sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Sa ngalan ni Jesus, amen. Samtang nagakanta kita sa atong awit sa pagpanugyan, atong ibutang atong ballot paper dinhaa sa atong basket na sa front. Thank you, Lord, for your presence with us this day. As we depart from this place now, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely home. May the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. May the love of God go with us this day and forever. The Lord bless us and keeps us. The Lord makes His face shine upon us and be gracious unto us. Amen. Nakabutar, pwede rin po dito sa taas.